Kamusta kayong lahat? Welcome sa Heartbeat Doc Channel, kung saan pinag-uusapan natin ang mga pangkaraniwang sakit sa puso, especially yung mga abnormal heartbeat, mga abnormal na tibok ng puso na pwede tayong magkaroon. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isa sa mga madalas na tinatanong sa comment section, yon ay ang reading or interpretation sa ECG na left ventricular hypertrophy. So kung gusto nyo malaman kung ano ito, kung anong pwede natin gawin kung tayo ay mayroong interpretation sa ating ECG na LVH, tara, samahan nyo ako sa video na ito. Bago tayo magsimula sa left ventricular hypertrophy na finding sa ECG, trivia lang. Alam nyo ba na ang ECG ay inimbento ni Willem Einthoven noong 1900s? Nagsimula siyang magtrabaho dito noong 1898 at noong 1902, finally, na-record niya ang kauna-unahang ECG. So, ibig sabihin, bago noong 1900s, wala pang ECG at hindi pa nagagawa ng ating mga pasyente ng ECG kung meron man silang sakit sa puso. Kung kayo ay nakuhanan ng ECG at nakita ninyo sa interpretation na merong nakalagay na left ventricular hypertrophy tulad nito, nakalagay dyan pag binasa natin, sinus rhythm, skip ko muna yung bundle branch block, pero nakalagay dito ay left ventricular hypertrophy. So, isa-isahin natin, ano nga ba yung ibig sabihin ng ganyang interpretation sa ating ECG? Ang sinus rhythm, ang ibig sabihin nun na ang tibok ng ating puso ay nanggagaling pa rin sa normal na pacemaker ng ating puso. Ang puso natin ay may normal na pacemaker. So, yung pacemaker na medical equipment, that is an artificial pacemaker kasi we have our own natural pacemaker at yon ang nagpapatibok sa ating puso ng 60 to 100 beats per minute. So, yung sa ECG, pag ang rate na nakalagay doon ay 60 to 100 at ang tibok ng puso natin ay normal, yon ay lalabas na nakalagay na normal sinus rhythm or simply minsan sinus rhythm lang. Pag naman ang tibok ng puso ay mas matulin sa 100, 101 pataas, at ito pa rin ay nanggagaling sa normal na pacemaker, ito ay iniinterpret na sinus tachycardia. Kung ang tibok naman ng puso ay 59 pababa, ito naman ay iniinterpret na sinus bradycardia. Kaya pag nakita ninyo na may salitang sinus doon sa unang linya, huwag kayong mag-alala, ibig sabihin nun, sa normal pa rin na pacemaker nanggagaling ang inyong tibok. Ang usual na kasunod nito ay ang axis. So, pag nakalagay doon na normal axis, wala din tayong dapat ikabahala. Kaya, yung normal na ECG interpretation, ang usual na nilalagay ay sinus rhythm at normal axis. Yung iba, naglalagay sila ng normal ECG para mas madali itong maintindihan. Pero kahit walang nakalagay na normal ECG, and yet, ang nakalagay naman ay sinus rhythm, normal axis, ibig sabihin nun, ang ECG ninyo ay normal pa rin at wala tayong dapat ipag-alala. In the event na kayo ay nakuhanan ng ECG at may nakalagay doon na left ventricular hypertrophy o kaya naman left ventricular hypertrophy by voltage criteria o kaya naman yung iba mas specific, left ventricular hypertrophy by Sokolow-Leon criteria or left ventricular hypertrophy by coronal voltage criteria, ano nga ba ang ibig sabihin nito? Dapat na ba tayong matakot? Ang LVH or left ventricular hypertrophy, ang ibig sabihin nun ay ang kaliwang puso ay lumalaki. Ang puso natin, pag tinignan natin sa anatomy, I'm sure kung napanood nyo na yung iba kong videos, nabanggit ko na ito, ay may apat na kwarto. Yung kwarto sa taas, ang tawag namin dito ay atria, merong right atrium at left atrium. Sa baba naman, ito ang pinaka-main pump ng ating puso ay ang mga ventricles. Merong left ventricle at meron ding right ventricle. Ang right ventricle ang nagpa-pump or nagbobomba ng dugo patungo sa lungs or sa baga para ang dugo ay makapick up ng oxygen. At ito ay babalik sa kaliwang parte ng ating puso at ang left ventricle, yon ang pinaka-main pump ng heart ang magbobomba ng dugo patungo naman sa ating katawan. Kung kayo ay may left ventricular hypertrophy, ito ay tumutukoy sa main pump sa kaliwang bahagi ng puso na ito ay kumakapal o lumalaki. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng left ventricular hypertrophy? Ang puso natin ay muscle. So kung ito ay magkakaroon ng physical exertion na labis kaysa sa normal, ito din ay mag-a-adapt. Tulad na lang ng mga weightlifters.
pag sila ay bumubuhat ng mabigat, lumalaki ang mga muscles. Yon ay kapareho din ng ating puso, although ang puso ay special type ng cardiac muscle. Pero ganun pa rin ang kanyang adaptation, ito ay kumakapal or nagkakaroon ng hypertrophy. So kung kayo ay nabasahan ng left ventricular hypertrophy, ano ang mga pwedeng dahilan? Ang pinakamadadalas na dahilan, unang-una, ay yung pagtaas ng blood pressure or hypertension. Kaya importante na pag kayo ay nakuhanan ng LVH, kailangan ding ma-check ang inyong blood pressure. Ang blood pressure na normal ay nagre-range from 90 to 139, yun yung systolic, at ang diastolic ay mula 60 to 89. So kung ang inyong blood pressure ay 140 over 90 pataas, ito na ay kinaklasify as hypertension. At ang hypertension, uulitin ko, ang isa sa mga pinakamadalas na dahilan ng pagkakaroon ng LVH. Isa pa sa mga dahilan ay ang pagkakaroon ng mga baradong ugat sa puso. Tulad ng mga nasabi ko na rin sa aking past videos, ito ay ang pagkakaroon ng atherosclerosis or deposits ng cholesterol sa ating mga ugat sa puso o yung tinatawag na coronary arteries. Kaya nga yung sakit, ito din ay tinatawag na coronary artery disease, ischemic heart disease, chronic coronary syndrome, at chronic stable angina. Yan ay mga interchangeable terms na ginagamit para sabihin na ang ugat ay may bara. Ang mga risk factor para magkaroon ng baradong ugat, una, of course, advancing age, habang tayo ay umiidad, lalo na kung tayo ay may family history ng may atake sa puso sa mga kamag-anak, ang pagkakaroon ng hypertension o high blood, pagkakaroon ng diabetes or mataas na blood sugar, mataas na cholesterol, paninigarilyo, pagkakaroon ng sedentary lifestyle o hindi tayo masyadong active. Ang isa pang sanhi ng pagkakaroon ng left ventricular hypertrophy ay ang pagkakaroon ng problema sa mga valve sa puso, especially sa mga valve sa kaliwa ng puso. Yon ay ang mitral valve at ang aortic valve. So pag kayo ay nakuhanan ng 2D echo at may nakita kayo doon na may problema yung mitral or aortic valve or silang parehas, pwede ito magdulot ng left ventricular hypertrophy. Yung mga sakit din sa muscle ng puso tulad ng mga cardiomyopathy, prominent dyan yung hypertrophic cardiomyopathy. By the way, yung hypertrophic cardiomyopathy ay isang namamanang sakit at ito ang pinakamadalas na sanhi ng biglaang pagkamatay sa ating mga batang atleta. At ngayon, marami tayong napapanood, whether celebrities or athletes na nagkakaroon ng sudden cardiac death, and in the end, sila ay napatunayan na meron silang hypertrophic cardiomyopathy. Yung mga kondisyon na yan ang pinakamadalas na dahilan ng pagkakaroon ng left ventricular hypertrophy sa ating ECG. Kung kayo ay nabasahan ng left ventricular hypertrophy, pangkaraniwan, magre-request din ng mga ibang test tulad ng X-ray kung hindi pa ito nagawa, at pwede rin kayong i-request ng 2D echo. Ang purpose ng 2D echo ay upang malaman kung gaano ba talaga kagrabe ang left ventricular hypertrophy o ma-confirm ito. Pangalawa ay malaman din kung ano ang sanhi nito kasi may mga changes sa 2D echo na pwede mag-suggest. Like for example, makita kung may problem yung valves, makita kung may mga changes dun sa muscle na nagsasabi na pwedeng cardiomyopathy, makita yung paggalaw ng muscles na pwedeng dahil sa may baradong ugat sa puso. So huwag kayong magtaka kung kayo man ay i-request ng 2D echo kung kayo ay nasabihan na may left ventricular hypertrophy. Kung ako ay tinatanong, paano ba dapat natin gamutin ang LVH? Yun ay depende sa kung ano ang sanhi nito. Kasi ang LVH, kung siguro napansin ninyo, hindi ito talaga sakit na disease entity. Ito ay isang senyales ng pagkakaroon ng sakit sa puso or ito ay isang resulta ng ibang sakit. So ang ating ginagamot ay kung ano ang specific na dahilan. It means kung ang blood pressure ninyo ay mataas, kayo ay bibigyan ng gamot para bumaba ang inyong blood pressure at kayo ay papayuhan of course ng healthy lifestyle, including physical activity at diet. May mga gamot pala ha sa hypertension na mas mahusay sa mga pasyenteng may left ventricular hypertrophy. Kung ang problema naman ay ang baradong ugat sa puso, yun din ay again plus lifestyle, bibigyan din kayo ng gamot para sa baradong ugat sa puso, including doon yung mga gamot para sa hypertension kung meron man, para sa diabetes kung meron man, para sa cholesterol, at yung mga gamot na pampalabno ng dugo tulad ng aspirin, clopidogrel, at marami pang iba. Kung meron namang problema dun sa valves, pwede rin bigyan ng gamot o kaya naman kung talagang advanced na yung sakit,
Katulad sa ating bansa na medyo madalas ang rheumatic heart disease, yung iba nagagawan sila ng mga procedures tulad ng pagpapalit or pag-repair ng valves. Yung mga pasyente na may cardiomyopathy, lahat yan ay pwedeng gamutin. Ang pagkakaroon ng LVH, kaya ito importante, ito ay napatunayan na pag tayo ay may LVH sa ating ECG, ay mas mataas ang risk natin na magkaroon ng problema sa puso, hindi lang ng atake sa puso, pero kasama dyan ang heart failure, pwede rin magkaroon ng stroke. Pero huwag kayong mag-alala, kasi ang important ay ito ay mag-detect, at ang pangalawa ay ito ay magamot. Kasi napatunayan na rin naman sa mga studies na maraming gamot na pwedeng ibigay para sa LVH. At ang pwede pa nating gawin ay dapat tayong umiwas sa paninigarilyo at sa labis na pag-inom ng alak. Kasi napatunayan na sa mga studies na ang paninigarilyo at labis na pag-inom ng alak ay pwede rin magsanhe ng mga cardiomyopathies at left ventricular hypertrophy. Ito ay pwedeng malunasan. Ibig sabihin, kung kayo ay may left ventricular hypertrophy ngayon, at kayo ay nagamot, hindi nga lang ganun kabilis, pero over time, ito din ay liliit ang puso at ito ay babalik sa normal. Sana ay may muli kayong natutunan sa video na ito. By the way, if it's not too much to ask, kindly subscribe to this channel and ihit nyo na rin yung notification bell para kung may sakali man na ako ay gumawa ng video ay makikita nyo ito kaagad. And kung hindi rin too much to ask, i-share nyo na rin at i-like nyo na rin ang video. I-share nyo ito sa mga kakilala ninyo, sa kaibigan, sa kamag-anak, na sa tingin ninyo ay makikinabang sa mga ganitong kaalaman. Again, I will see you next time.